umaga, mga tol. Meron lang akong... Sana naririnig niyo ako, no? Diyan pa ba yung kalawag niyo? Sir, andyan pa. Sir, mabait na sir. Hindi na siga. Malumanay na. Changed man na. Changed man. Nakapalda na sir. Naka-lipstick. So, yun lang ang sabi nila. So, ibig sabihin, hindi na siga. Mabait na. Pero sir, hindi mo personal na nakita, sir. Hindi mo personal na nakita. Hindi ko personal na nakita. Medyo mainit ngayon yung issue ng ano, tungkol sa napapabalitang pagkakaroon ng amnesty or parol ni ex-Kalawan Mayor Sanchez. Ito yung convicted rapist and murderer ni Sarmiento. Mayroon interview si Senator Bato na narinig niya daw na malumanin na daw to si Sanchez, mabait na, hindi nasiga. So, ganun na lang ba talaga ang ano natin, magiging basehan natin para magbigay tayo ng pardon or amnesty sa isang tao kung malaki ang pagkakasala sa batas. Napabalita rin na nahulihan daw ng droga to si Sanchez sa loob ng Bilibid. Tapos yung kanyang may kubol pa daw to. Siyempre, air condition, kumpleto sa gamit. Para ka lang nagbabakasyon sa rest house. Bantalang ibang preso, nagsisiksikan parang daga. Eh di, kung tutusin pala, parang hindi niya pa rin binubuno yung ano niya, no? Sintensya niya. Kasi parang hindi niya rin pinagdudusahan yung naging kasalanan niya. Sa ganung lifestyle niya sa loob ng Bilibid. Sa akin naman, wala naman akong problema kung makalaya to si Sanchez. Kung bigyan siya ng pardon ng gobyerno natin. Siyempre, masakit lang sa mga taong, sa pamilya ng mga taong nabiktima niya. Siyempre, mga kritiko ng gobyerno natin. May isip din nila, asan ang ustisya? Ganun lang ba kadali tayo magpalaya ng tao na naging makasalanan? Matala marami dyan mga karapat-dapat na bigyan ng kalayaan, pero patuloy na nakakulong. Hindi natin alam, ganun talagang buhay. Para sa opinion ko lang, ha, kulang pa yung nabuno ni ex-Mayor Sanchez para masabi nating pwede na siyang lumaya. Actually, yung sugat na dinulot niya sa pamilya ng mga naging biktima, hindi pa naghihilom yun, sigurado. Nagdudugo pa rin yun, nagdurugo pa rin yung mga puso nila sa lungkot sa nangyaring yun. Ngayon, para bang sugat yun na pagaling na eh, nadapa ka uli, lalong nasugatan dahil nga dito nabalitaan nila na palalayain doon si Sanchez. Kailan uli maghihilom ang sugat na yun? Kaya mga tol, ano ba opinion nyo tungkol sa issue na to? Have a good day mga tol and mabuhay kayong lahat.